Hello, hello, hello mga kakusina! Here we go! Pero na ibang gagawin natin ngayon, magluluto po tayo ng isang merienda. Ayan, samahan nyo ako sa aking kusina. Ayan, ito po ang ating mga ingredients. Napaka, ano po to? Dali po ito, napakadali na gawin. Ayan, at saka isi-save nyo po ang isang bagay na patapon na. Ayan. Okay, mga momshi and friends, mga kakusina, I will show you what to make and what to use. Okay, this is we called a toasted bread. We're using stale bread. Yan, in Tagalog, lumang adongka. Tinapay. Ayan. Yung mga tinapay ba natin na hindi na natin na? Yung matagal na siya nakasit dyan sa tabi. Pero, ano pa rin siya? Pwede pa rin siya. Kaso lang malalaman nyo na yung tinapay na yan, medyo nagiging luma na siya. Ayan. Ito ang gagawin natin. It's a good merienda. Ayan. Masarap sa tea or sa coffee. Ayan. Papakita ko po sa inyo. Ito po siya ang mga kailangan natin. Ayan, baking sheet. Ayan. Butter. And sugar. And yung luma nating bread. Ayan, papakita ko po sa inyo kung paano gagawin natin. Okay, ayan. Ayan na po yung ano natin, yung bread. And then, kuha lang po kayo ng star margarine or butter. Ayan. Tapos, ilagay lang po natin sa ating spread lang po natin. Ayan. Spread lang po natin mabuti sa ating bread. Ayan. Kailangan po maraming ano to, butter or margarine ang gagamitin ninyo kasi yan po ang magpapalasa dyan. Ayan, ganyan po ang gawin natin sa lahat ng tinapay natin. Okay, mga mommies, ito na yung nalagyan po natin ng butter. Ngayon po, lagyan na po natin siya ng sugar. I-spread out lang po natin ng sugar. Ayan, marami pong sugar ilalagay natin. Ayan po. Ngayon, ang gagawin natin sunod ay kung gusto nyong hatiin naman po ito, ganito lang pong gagawin natin. Ganyan. Okay. Kung gusto nyo naman po, kasi ginagawa ko po ito dahil mas madali pong ilagay sa storage box natin. Kung halimbawang ilagay natin sa storage. Ayan. Kaya ganyan po ang gagawin natin. Square-square lang po natin. Pagkatapos po ng paghati-hati natin, ilagay na po natin siya sa oven. Preheat po siya ng 375. Okay, check na po natin ang ating toasted na ginawa natin. Ito na siya. Okay na siya. Naka-brown na siya. So, i-out na po natin from the oven. Ayan. Tapos, palamigin po natin ito. Habang lumalamig po ito, laging magiging toasted siya. Makikita yun, toasted na po siya. Ayan. Ayan, subukan ang ating toasted bread. Ayan po siya, oh. Ayan. Subukan po natin.
Ano, excited ako. Ayan, oh. Ayan, ayan, ayan. Ayan, oh, sarap. Ayan po. Napakinabangan na ninyo yung lumang tinapay natin. Ayan, masarap to sa tea at saka sa kape. Sarap. Okay mga mommies, ito na po lahat ng ating toasted bread. Ngayon ang susunod natin gagawin ay ilalagay natin sa container. Ayan. Ito po may ano ako, may ron akong container na galing yan sa ano, kung ano man po yung nandyan noon naubos na. Kaya ito na po, ilalagay na po natin ang ating mga toasted bread dito. Ayan. Kahit anong container po pwede nyo ilagay. Isalansan ko lang po kasi para marami siyang mailagay kasi hindi ko po alam kung magkasya ito. Ayan. Yun lang pong gagawin natin. Ilagay po natin lahat yan. Sana magkasya lahat. Kung hindi naman magkasya. Eto. Ayan. Ganyan po ang gawin natin hanggang mailagay po natin lahat. Okay, ayan na po lahat mga kakusina, yung toasted bread natin. Ayan, hindi muna natin siya tatakpan kasi medyo warm pa siya. Kaya antayin na lang po natin itong maging malamig siya at saka po natin siya takpan. Ayan! Ayan mga kakusina, thank you, thank you, thank you po sa inyong panonood sa aking video. Ayan, sana nakapagbigay na naman ako sa inyo ng idea kung ano ang gagawin ninyo sa mga lumang tinapay ninyo na matagal lang nakalagay lang dyan sa corner. Ayan, kaya yan ang gagawin ninyo. Hindi po masasayang yan. Kaya madaling maubos yan. Ayan. Maraming salamat sa mga hindi pa po nakakadikit kay Kakusina. Florfina's Kitchen po. Pakilagay na rin lang po sa all yan. And don't forget to hit the bell so you get notified if I have a new video. Thank you very much. And till next video.